Handa ang Metro Manila mayors na sundin ang bagong community quarantine na iaanunsyo mamaya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Muling nagpulong kagabi ang 17 alkalde ng Metro Manila kasama ang MMDA at nagkasundo na ipauubaya na lamang sa IATF ang pagdedesisyon sa bagong quarantine restrictions. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, pinaghandaan ng mga mayor ang magkaparehong senaryo sakaling ibalik ang kalakhang Maynila sa General Community Quarantine o palawigin muli ang MECQ. Paliwanag pa ni Garcia, sa nakalipas na 2 linggo ay nakatulong aniya ang MECQ upang mas madaling maitest at i-isolate ang mga taong apektado ng COVID-19. Subalit aminado aniya ang mga mayor na hirap na rin sa pondo upang masustunihan ang pangangailangan ng mga tao dahil sa epekto ng COVID sa ekonomiya. Naniniwala ang Metro Manila Council na anuman ang ibababang community quarantine ay may positibo at negatibong epekto sa ekonomiya at kalusugan. Based naman dun sa pinagmitingan nga namin, if either mag-MCQ tayo, mas makokontrol natin ang labas ng tao. At the same time, yung ekonomiya naman medyo magsasuffer kasi kukonti mga kalabas, kukonti mga katrabaho, kukonti ang pumunta sa mga establishments para gumastos. Ngayon sa GCQ naman, may public transportation, mas makakatulong tayo sa mga manggagawa natin na pumapasok. Samantala, nagre-reklamo naman ang grupo ng Filipino Nurses United dahil wala naman anilang naging pagbabago sa loob ng 2 linggong timeout sa mga health workers. Ayon sa presidente ng FNU na si Maristela Abenujar, walang nangyaring hiring ng mga bagong health workers at problema pa rin nila ang kakulangan sa benepisyo at personal protective equipment. Wala ho talagang substantial na pagbabago. Kasi ganun pa rin po yung inire-report sa atin ng ating mga kasamahan. Kulang pa rin po ang kanilang mga PPE. Ang personnel din po ay hindi naman po nadagdagan. At ang pinag-uusapan lang po ay kung paano dagdagan ang bed sa bawat ospital na i-allocate sa COVID-19. Pero hindi ho kasamang napag-uusapan ang dagdag na personnel. Naniniwala naman ang isang doktor ng Shape Up Defeat COVID-19 na hindi ang community quarantine ang tanging solusyon upang mapababa ang kaso ng COVID-19. Sa halip ay ang pagkakaroon ng reforma sa mga namumuno sa IATF. Huwag niyo namang i-militarize yung IATF. Dagdagan ninyo ng mga personnel na mas siyentista, mas mapapakinggan. At yung ating Department of Health na hindi kayang mamuno, palitan na yung namumuno ng somebody who is more capable to do it during these times. So maraming solusyon. Nakita natin, hindi lamang yung lockdown na hindi nagagawa. Depensa naman ng Malacanang, patuloy ang ginagawang mga hakbang ng IATF upang matugunan ng health capacity ng mga ospital laban sa COVID-19. So far po, hindi naman po lumalala ang ating case doubling rate. Naibsan po yung ating critical care capacity pero mga nakalipang araw, hindi naman po siya nasa danger level. No? Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.